Hello mga kafafa, welcome back to my channel. Fafa Elms mo ako, baka hindi ka pa nakasubscribe. Mag-subscribe ka na at babalikan naman kita. Huwag kang mag-alala. Ako pa, libre naman ang subscribe. Tama ba? Anyways, alam nyo, alam ko itong umpisa ng araw na to. Ngayon kasi ay Friday. So, August 6, start ng lockdown! Lockdown na naman! Ganun talaga yan. Hayaan na natin yan. Ang mahalaga, tayo ay parehas pa din ng dati. Nagbabago man ang panahon, ang sistema at ang mga patakaran. Ang mahalaga, tayo ay may kakayahan pa rin harapin yan. Dahil meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Tama ba? Ayan, dahil umaga pa ngayon, kain tayo. Kasi ako ay lalabas. Tigas ulo mo, Papa Elsa. Apor ako eh. Ganun talaga yon. Ano ba kayo? Pagbigyan niyo na ako. Ngayon nga lang ako may deliver eh. So, kain tayo. Magalmusal ng kanin ng Pinoy. Kanin puti. Minsan, sardinas. Minsan sinangag yan. Hindi naman siya kaning lamig eh. Kasasain lang. Kaya, kanin puti. Tama ba? At dahil lockdown, alam niyo na ang bida. Sa pag ng Pinoy na ordinary. Diyan na. Ang isdang, isdang tanga daw. Kasi pumasok sa lata, iniwan yung ulo hanggang ngayon. Alam nyo, matanda na ako. Malapit na ako maging senior. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita yung ulo nito kung nasaan. Anyways, ba't po na naman pinapakita yan? Pati ba naman pagkain mo, Papa Els? Kala mo ka naman. Yun talaga. Alam niyo naman ako. At syempre, may kasamang down ng insulin plant at ang napakabangong oregano. Uy, masustansya yan. Kailangan natin ngayon to. Dahil laging may ubo ang tao. Kasi ginakain ko nga yan, tapos meron pala akong ano rito. Naku, nawala. Nawala ang mga jablo. Hindi. Binigyan kasi ako naman babyli ng ano. Siling jablo daw to. Ang hanga kahit hilaw. Daig niya ang wasabi. Lumalabas sa ilong. So, magkukwentuhan tayo. Yung isda na nakalimutan yung ulo. Ba't nga kaya masarap ang sardinas, no? Kainan natin ito. Masarap siya. Lalo na to. Dahon ng insulin plant. Alam nyo, kung makasanayan nyo lang itong kainin, at least, magagawa nyo masustansya ang sardinas, kasi masustansya naman talaga to. Pero hindi nga lang pwedeng palagi, di ba? Nga lang pag-quarantine, nagiging palagi. Kunyari ka pa, Papa Elms, kahit naman di quarantine, yan ang ulam mo. Ba't nyo alam? Huwag nyo sabihin, alam nyo na eh. Sabi nga, pag may kaibigan sinabi ang kampangit, sampalin mo! Nakikita na, sinasabi pa. Joke lang. Kain tayo. Habang nagkukwentuhan, alam nyo kung bakit nakipagkwentuhan ako sa inyo ngayong umaga. Kasi, alam ko, na nag-aalala kayo nang dahil sa quarantine. Tama naman yun. Normal yun. Normal sa tao na mag-alala. Kasi hindi nga natin alam. Diba? Hindi natin alam kung
hanggang 21 nga lang ba yan? Pangalawa, mga nagtatrabaho, nag-aalala, baka hindi sila makalabas. Yung mga rider na kagaya ko, kahit meron kaming permit, sabi ng iba, kesyo ganito daw, kesyo ganyan. Ay, hindi, hanapan ka pa ng ganito. Ah, hanapan ka pa ng ganyan. Ala, hindi ka makakalabas. So, ang tao, nag-aalala. Paano pagkain? Paano kung sarado tindahan? Paano kung hanapin ang ganito ko sa tindahan? Paano kung makakabili? Alam niyo mga kafafa, normal yan kung natatakot tayo. Pero sabi ko nga dun sa video ko, dun sa aking page, na ang fear ay false evidence appearing real. Ibig sabihin, nasa isip natin yan eh. Eh, titignan mo muna, di ba? Pumunta ka sa checkpoint, tignan mo. Ano ba talaga hahanapin sa'yo? Eh, kung hindi ka talaga makakalabas, hindi ka allowed, di bumalik ka. Di ba? Alangan mapilitin mo. Ang point, tinignan mo. Ang point, hindi ka muna mag-alala. Ang hirap sa Pinoy, advance mag-isip. Hindi pa sigurado, nag-aalala na. Eh, pag nagkatotoo, dumoble pa yung alala. Eh, kung hindi ka muna nag-alala. Tapos pagdating mo doon, ay, hindi pala talaga pwede. Eh, di saka ka na mag-alala. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Hayaan mo yung bukas. Huwag mo munang problemahin. Bahala siya sa problema niya. Totoo naman yan. Lagi natin tatandaan yan, mga kafafa, ang pag-aalala, wala naman talaga na ibibigay na maganda sa buhay. Di ba? Naguluhan kayo, no? Nasipa ako yung lalagyan ng cellphone. Anyways, ano kasi yan eh? Ang Pinoy, sa totoo lang, guilty tayo yan. Sabi ng isang doktor, ang Pinoy, magaling na magaling yan sa fear of nothing. Grabe ko naman, Papa Elves. Totoo naman! Pag sumakit ang ulo ng Pinoy, ganito. Alam mo, sakit-sakit ang ulo ko, grabe, parang binibiyak. Yung saang banda? Yung dito. Tsaka minsan dito. Tsaka, naku, cancer yan. Toto. Pag sumakit, ang tagiliran yan. Naku, alam mo, grabe, sakit. Ano, bandang saan banda? Sa, ay, naku, may sakit ka sa bato. May nasalat na bukol. Ay, naku, alam mo ba, cancer yan. Ganyan-ganyan yung kaibigan ko. Ganyan. Alam mo, daig pa natin yung laboratory. May result agad. At ang masakit dyan, umiyak ka na agad. Lord, kung may cancer man ako, sana yung anak ko po, Lord. At saka yung, nagpapaalam na. Wala bang result? Hindi pa nga nagpapakonsulta. Tama. Ganyan ang Pinoy. Tapos pag niresetahan naman, mas cute. Pag sinabing 24 capsules, ubusin mo yan, nakainom ng 5. Ay, okay na ako. Hindi ko na yan itutuloy. Ang mahal kaya. Tama. Siguro natatawa kayo. Guilty siguro kayo. Ako rin. Actually, kaya ako natuto. Gumamit ng mga herbal. Kumain ako ano-anong damo. Dahil dyan. Dahil ayoko rin masyado ng gamot. At natatakot rin naman ako siyempre sa sakit. Normal yun, tao tayo. Pero kafafa, lagi niyong tatandaan ang Panginoon, Panginoong Diyos, ay ginawa niya tayong perpekto. May sariling tagapagpagaling ang ating katawan. At ang mga halaman na ginawa ng Panginoong Diyos. Andyan ang gamot. Kaya nga sabi ng isang scientist na yumaona, tumingin ka sa paligid mo. Malamang, andyan din ang kailangan mo. Ay sabihin nyo naman, eh yan ka na naman, Papa Elves, wala kaming mapagtataniman. Alam nyo na yan, ilang beses ko nang pinakita sa mga video saan kayo pwede magtanim. Pag gusto,
kayang gawa ng para. Kahit puro simento yan, pwede kayo magtanim sa bote, pwede kayo magtanim sa paso, pwede kayo magtanim sa sapatos, sa palangganang sira, lahat. Tama may tama. Ang kailangan lang ay yung masidhing kagustuhan nyo na magkaroon ng mga resources sa paligid nyo. Paano kung nagla-lockdown na ng grabe o bawal na talagang lumabas, anong gagawin? Eh kung may mga halaman ka sa paligid mo, pwede mong pakinabangan yan. Tandaan nyo, ang aso, pag may sakit, pakawala mo yan. Hahanap ng damo. Di ba? Adik yung aso, nagdadamo. Ne? Kakain ng damo yan, maya-maya isusuka niya yan. Pag sinuka niya yan, maya-maya masigla na siya. Eh, di naman ako aso, Papa Elf, sinabi mo. Tandaan nyo, sa science, sa biology, pares tayo. Ano ba yun? Yung mga phylum, ganun. Phylum chordata plus mamalia. Pare-pares tayong mamalia. Tama ba? So, sabi niya eh, no? Sa gubat, naligaw ka na. Nagutom ka na. Tignan mo yung mga ibon. Lahat ng kainin yan, kainin mo rin. Dahil pwede rin yan sa'yo. Pati bulate. Ay! Pati yun. Totoo naman! Hindi naman nakakalason. Diba? Yung iba nga, kumakain na sa lagubang, hindi naman sila namamatay. Kumakain ng tipaklong, hindi naman sila namamatay. Tama ba? Pero hindi ko naman sinabi nyo nang kainin nyo ngayon. May mga grocery pa naman bukas. Ang point lang, mga kafafa, sa ganitong mga panahon, ang kailangan natin ay kausap. Makikipag-chismisan ako, ay bawal nga. Hindi naman, hindi mag-FB kayo. Ang ibig ko sabihin, kailangan i-relax ang kaisipan. Kung kailangan, huwag ka manood ng news para hindi ka matakot. Huwag ka manood. Kasi, nagpo-produce lang yun ng stress. Hindi ko naman sinabing huwag kayong manood at huwag kayong sumunod. Hindi yan. Ang point ko lang is, sa gantong panahon na lagi ka na-stress, mag-focus ka sa positibo. Kung mausap ka ng mga tao na maayos ang ikukwento sa'yo, hindi yung tatakotin ka pa. Gawin mong produktibo ang sarili mo kung hindi ka man palabasin sa bahay. Tama ba? At, ang pinakamaganda dyan, pag nasa loob ka ng bahay mo, pwede kang manalangin hanggang gusto mo. Kaya naman, lalalim ang relasyon mo sa Diyos at makakalimutan mong matakot dahil sigurado ako, mananampalataya ka sa kanya at magtitiwala sa buhay mo. Tama ba? Ayan, di na ako nakakain. Ang daldal mo kasi, Papa Elf, daldal ka nanda. Oo nga, sorry naman. Ako pala may kasalanan. Mga kafafa, ang mga pangyayaring ito ay talagang mangyayari. Hindi natin kailangan dasalin na wag na lang po, Lord. Lord, sana po, stop na yung ganito. Lord, sana po, stop. Kapag plano yan, plano yan. Sabi nga, don't wish it was easier. Wish you were better. Ayan. Better ha, hindi bitter. Magkaiba ba gayon? Yun, sabi nga ng nanay ko, dati akala ko, I am the beast. Pala, ako daw yung the beast dun sa beauty and the beast. Joke lang, nay. Joke lang po yan. Anyway, sa mga kafafa, maging positibo at laging maniwala na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Kailangan lang nating makipag-usap sa Kanya mula sa puso. Dahil ito ang inyong kafafa, sabay ganun, na lagi nagpapaalala. Kapatid kafafa, mahalaga ka. Kaya huwag na huwag mong iisipin na wala kang friends. Dahil si Lord ay mahal ka at ang value mo galing sa Kanya. Love ka ni Lord. Siyempre, love din kita. Magmahalan tayo sa tamang paraan at magpalakasan para ang buhay maging mag-aang anumang pagsubok ang darating dyan. Salamat sa lahat ng nanonood, nagsasubscribe. Team Tip at kay founder
Sabi. Maraming salamat po kay la partner Bisha, yes, sa Bakiran Movers. At sa lahat, God bless us all. Paalam.